Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Paano nga po ba kinakabit ang yero? So atin po itong pag-uusapan, ano ang mga bagay na dapat natin isaalang-alang, at the same time po, yung mga bagay po na dapat natin ginagawa kapag tayo po ay nagkakabit ng yero. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Ito po ngayon, tapos na po natin yung ating frame, yung frame po nung ating bubong. So magsisimula na po tayo magkabit ng yero. Ito po. Bali, ito pong area na to, dati po kasi kung inyo pong makikita, mababa yung bubong. So nag-decide si owner na ipataas, iangat, para medyo maluwag po dun sa bawa. So ito po, itinas na po natin. So ito na po, tapos na rin po yung ating frame. Sa pagkakabit po nung yero, kung inyo pong makikita, ito po, yan. Una po natin ikinakabit yung gutter. Kasi po, kapag hinuli natin ang pagkabit ng gutter, mahihirapan na po tayong ilapat yan dito, yan, sa kanyang pasya, kasi masikip na. So, dapat po nauuna lagi ang gutter. So, tip po, kapag kayo po ay naglalagay ng gutter, yan, ito po, nakalagay na po yung gutter natin. So, ito na po, nakakabit na yung gutter natin. Sa pagkakabit po ng gutter, no, dapat po ay mayroong tinatawag na clevy. Yung clevy po na yan, ayan po yung elevation. So, yung elevation po niya dapat kung saan po banda yung inyo pong downspout. Yung kanya pong clevy ay papunta po ron. So, ano po ba yung clevy? Dapat po medyo nakapababa ng konti. Konti lang po. No, para po magmula dito, yung tubig po ay aagos doon. Hindi na i-stack yung tubig. No, may mga instances po kasi na nangyayari sa iba po nating mga ginawa na ang clevy po pabaliktad. No, imbis po papunta doon sa kanyang downspout, ang nangyayari po pabalik. So, dapat po hindi ganon. So, dito po sa amin, ang clevy po niyan papunta roon. No, ang maganda po din yung gawin, i-level nyo. Magmula rito sa simula, batakan ng tanse, papunta ron, ililibel. Tapos pagdating sa dulo, ibababa nyo ng konti. No? Kahit mga, siguro po, mga, dito po kasi sa amin, ang binaba po namin dito, bumaba po kami pagdating sa dulo na 2 cm po. No? Ibinaba po namin doon sa dulo. Tapos babatakan po yan ng tanse, para yan na po ang magiging guide ng inyong alulod. Para sigurado po kayo na yung agos ng tubig ay dire-diretso. No? Problema po kasi ang kapag ito po naistaka ng tubig, no? Ang nangyayari po diyan, madalas nagkakaroon ng leak, tapos sinisimulan po ng pagkasira po ng gutter. So bali dito po sa amin, para hindi na po kami mahirapan, nung nile-layout pa lang po itong frame, yung frame na ganyan, nilevel po namin ito. Pagdating sa dulo, ibinaba na po namin. Para ito po, siya na po yung magiging guide ng gutter. So sigurado po tayo ng agos po ng tubig pagpapunta ron. No? So ngayon, ipapakita pa po namin sa inyo yung iba pa pong ginagawa sa pagsisimula po ng pagkakabit ng bubong. So ito po ngayon, simula na po tayong magkabit ng yero. Tandaan nyo po, lagi sa pagkakabit ng yero, yung area na dapat po ninyong uunahin ay yung malapit po doon sa gutter. So and nandito po yung gutter, tapos nandun po yung yero. Lagi pong magsisimula dito sa baba, paakyat sa taas, para po yung overlap nung yero natin, pagdating doon sa dugtungan, nakapatong siya, hindi po siya tatagas. So, ayan po. Tapos dito po, sa area na to, kung inyo pong makikita, magmula dito hanggang dyan is 12 cm. So, ang labas po nung yero natin, doon sa gutter natin, bali hahatiin lang po natin yung 12 cm. So, ang mangyayari po nyan is 6 cm. So, ito po yung 6 cm. Ibig sabihin, itong area po na to, yan po yung nandyan sa gilid po nung ating gutter. So, ito po, isa pa po sa dapat ninyong gagawin, pag mag-layout po kayo ng yero sa paglalatag, dapat po ay naka-eskwala. Yan. Kung inyo pong makikita, yan, i-eskwalahin nyo po siya. No? Para ito pong itong labi po nung yero, yan, tatapat nyo po dito sa eskwala nyo kung diretso. Yan, dapat po ito ay diretso.
no, didiretsuhin nyo po. Pipihitin nyo, kung hindi siya pantay, pipihitin nyo para, yan po, magpantay sila doon sa eskwala. Ang kahalagahan po niyan, kung bakit dapat po dito eskwalado, no, para pagdating po doon sa dulo, sa may dugtungan ng yero, hindi po siya pipilipit, no, hindi po siya lilihis. Kasi po, pagka, eto po, wala sa eskwala, baka pagdating po niyan doon sa dulo, hindi na po magpapantay yung mga dulo ng yero. So, dapat po yan, eskwalado. Ayan po. Po ngayon, kasalukuyan na po tayo na nagte-tex screw ng ating bubong. Sa paglalagay po ng tex screw, sa amin po, sa isang yero, ang nilalagay po naming tex screw, no, ay kadalasan ay 4 na piraso or 3. So, depende po yun sa inyo, pero sa hindi po ina-advise na tantarin nyo po ng tex screw, no, tatantarin nyo pong ganun. Hindi po siya advisable na tantarin ng tex screw. Ang disadvantage po kasi nun, malaki yung chance na tutulo, no, mas prone siya sa pagtulo kasi magkakaroon siya ng maraming butas. Tapos tandaan niyo po sa paglalagay po nung tex screw, no, pag kayo po ay bibili ng tex screw, lagi niyo pong sasabihin sa hardware kung para po sa bakal, kasi ito po bakal ang ating ginamit. Sabihin niyo po tex screw na pangbakal. So ganyan po ang itsura niyan. Yan, no, kung inyo pong makikita, may palikpik. Dalawa po kasi ang klase ng tex screw. Meron pong isa yung ganito, yung may palikpik. Tapos yung isa po yung matulis, pangkahoy po yun. So sasabihin nyo po lagi, pangbakal, para ganitong tex screw po ang ibibigay sa inyo, no? Tapos ito po, sa pagte-tex screw, no? Lagi nyo pong tatandaan, dapat hindi po siya sagad na sagad. Ibig ko po sabihin, hindi po siya baon na nayuyupi na yung yero. Kasi once na ito po ay nayupi, although meron po siyang rubber sa ilalim, ayan, kung inyo pong makikita, yan, no? May rubber po siya sa ilalim. Ito po. Yan, kung inyo pong makikita, may rubber siya sa ilalim. Ngayon po, pag yan po ay sagad na sagad at yan po ay nayupi yung yero na yan, kahit yan po ay may rubber, malaki po yung chance na tutulo po ulit, no? So, ang purpose po yung rubber na yan ay parang kanya pong ano, kanyang washer o bushing, no? Nilalagay yan dyan para hindi po papasok ang tubig. So, ayan po. Ayan, lalagyan po yan. Ngayon, isasagad na po natin. So, ayan po ang example niyan. Yan. Kung inyo pong makikita, hindi po mayuyupi dapat itong area na to, para yung tubig ay hindi po i-stack dito sa pinag-screwan. So, ayan po. Ayan o. Dito din po. So, ayan po. Ito po ngayon, nalagyan na po natin siya ng yero. Ngayon, pag kayo po naman ay magdudugtong po ng yero, tatandaan nyo po, para sigurado din po ulit na hindi na naman po maglilik sa dugtungan. So, ang overlap po nyan ay ilalagay nyo isa, dalawa. Sa pangalawang groove na po kayo, magpapatong ng yero. Ibig sabihin, nandito na po yung yero po na inyong ididikit. Yan. Kasi po, pag dito, lalo't pag malakas ang ulan, no, malaki yung chance na aakyat dito yung tubig. So, pag umakyat dito yan, tutulo na. Pero pag nandito yan, kahit malakas ang ulan, umakyat man siya rito, dadaloy pa rin siya dyan sa pangalawa. No? Yan. Unlike po, pag nandito lang po ang inyong overlap o yung magpapatong kayo ng yero na pangdugtong na ganun, pag pumasok dito yan, ang mangyayari po niyan ay tutulo. Tapos ito po, lagi nyo pong tatandaan na sa area na to, dapat ang yero po ay ano, nakataob, hindi po nakapatihaya, para pag dinugtong po yan dyan, ipinasok nakaganyan po, nandito po, kasi pag patihaya po yan parang nakasahod sa ulan. Ito po sa pag lalagay po ng tex screw, ayan po, kung inyo pong makikita, ginagawa nung kasama natin, ginuguhitan po siya. So ibig sabihin, yan po yung pinaka magiging guide ninyo para po hindi sumala po yung inyong pag tex screw. Tanda nyo po, sa pag guguhit po nito, ang inyo pong gagamitin nyo po lapis. Kasi may mga instances po na ginagamitan po natin ng mga matatalim na bagay o nung bakal yung ginagawa po nating pagguhit, no? Ang disadvantage po ng ganung klase ng pagguguhit, pag
matalim po na bagay ang pinangguhit nyo dyan, kagaya po ng mga bakal, no, ay natatanggal po yung kanyang galvanize. So pag natanggal po yung kanyang galvanize na yan, pag nasugatan yan, natanggal yung kanyang galvanize, yan po ang pagmumula ng pagkakalawang. So ayan po. Ito po kanina yung sinasabi natin, nakakapag kayo po ay magpapatong ng yero, no, pag didikitin nyo na po, yung sinasabi po na dapat dalawang groove, ay ganito po ang itsura niyan. Yan, kung makikita nyo. Isa, dalawa. Yan. So, ayan po. So, yan, sigurado po tayo na hindi na po yan tutulo dito sa area na to. Kasi dalawa po ang kanyang overlap. Dalawang groove yung overlap niya. No, yung iba po, ginagawa, isa lang dito. So, malaki po yung chance no na tumagas. No, pag lalo pag malakas yung ulan, dadaan dito po yan. No. Pag malakas ang ulan, tapos may hangin, yan, dito po dumadaan yan. So, eto po, kung lumusot man po siya dyan, dito pa rin po yan, aagos pa rin po. Yan, no. Ito na po ngayon, mga kapatid, tapos na po tayo magkabit ng ating yero. No? Dito sa side, nakapagkabit na po tayo ng flashing. Tapos meron na rin po tayong gutter. Ayan po, nasa dulo po, may gutter na rin po tayo. No? Tapos na po natin yung ating project na pagpapalit po ng bubong. The same time po, bali yung ating steel truss, no? Na yun po, inassemble natin, pinalitan natin yung dati niyang wooden frame. So, ito ngayon, papakita ko po sa inyo. Ito po yung sinasabi ko, kapag ka po yung yero ay iskwalado, kung inyo pong makikita hanggang sa dulo po, pantay-pantay yan. Kaya po dun sa layout natin, sinimulan po natin siya na naka-eskwala. So, ito po yun. Yan. O, hanggang dito po. Ito po, kung inyong makikita, no, lampas po siya. So, hindi na po tayo nagputol ng yero. Sayang po kasi yung yero. Pero kung inyo pong makikita, pantay pa rin po yung dulo ng ating yero, dahil nung nag-layout po tayo nung simula ay naka-eskwala na po siya. Ayan po. Tapos dito po sa area na to, kung kayo po ay meron pa pong extra budget, no, pwede nyo rin po siyang palagyan ng screen. Magmula rito papunta rito, lalagyan siya ng screen, no. Kung meron lang po kayong, kung meron pa po kayong extra budget, at kung yung sa paligid po ninyo ay marami pong mga puno, no, para po yung dahon hindi po papasok dito, may iwasan po yung pagbara ng ating gutter. Pero kung wala naman pong puno na maraming dahon na mahuhulog, okay lang po na wala siyang screen sa ating gutter. Sa muli po, mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa ating video regarding po sa pagkakabit ng bubong, yung mga tamang pamamaraan sa pagkabit ng bubong. At the same time po, maraming salamat din po sa patuloy niyo pong pagsuporta. Dalangin ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. Ito po ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.